Soundcheck test mic. So welcome ulit guys sa ating channel Stock Play at ngayon po pag-usapan po natin ang mga top trending stocks sa PSE. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin po si bell button para palagi po tayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market. So let's start. And syempre yung laman natin ng ating video is Prime, BKR, ACEX or NIKL or Nickel and FNI. So let's start. Ayan. So unahin natin si ayan. So si Prime, ano? So dito kay Prime guys. Okay, silipin muna natin dito sa weekly chart. So based dito sa ating monthly chart, hindi na po siya ideal bilhin. Bakit? Kasi malapit na po sa ano. Ayan, sa all-time high. So in short, eh siya po ay meron ng price discovery. So hindi na po siya considered as buy low, sell high. So bakit? So from here, noong 2022 February yan, tapos hanggang ngayon, so halos nag ano na siya, no? Nag 200% na siya rally okay sa kanyang price. Ayan, so hindi na po siya considered as good, ano? Kung ilo-long term mo to, for example, i-hold mo siya 2 years. Ayan. So hindi na po siya pwede. So bakit? Ayan. So ito pa isang reason na siya po ay overbought na rito sa weekly chart. Okay. And kung tataas man yan, eh bonus na lang sa mga nakabili sa baba. Ayan. Then sa daily chart, so same lang siguro. If ever na siya ay ano, magbe-breakout dito, ang possible next target natin for Prime is eto. Si 3.55 to 3.6 guys. Oh, ayan. So as we see, series of ano dito, no? Series of touches. Diyan. Okay, tapos yung sa next target natin, series of touches din. Ayan. Kaya possible ito guys, ano? Si 3.55 to 3.6 guys, yung next target for Prime. And if ever na din siya magra-rally, so ang pinakamalapit na support kay Prime is ito. Si 3 pesos guys. Dito po yan. Ayan. Okay. So, next natin is si BKR. Okay. So, next natin ito. Silipin natin sa weekly chart. So, sa weekly chart, guys, medyo nag-bounce dito sa 2 pesos, ano? Sa 2.15. Okay, kasi siya ay strong support. Ayan, so series of touches dito from here. Oh, ayan, so sana mag-hold dyan. And kung siya ay magra-rally guys, possible is mag-retest pa dito yan. Sa 2.6 pesos, ano? Ayan, sa ano niya, sa resistance niya rito. Overhead resistance guys. Ayan, so possible naman dun, ano? And kung siya naman ay malalaglag, if ever man, ano? So, silipin natin. Meron ba? Okay, malayo yan. Okay, so possible ito yung maging trend line. Okay. So, possible ito guys, ano? Kung siya ay malalaglag, malapit dito sa may next, ano natin, support. Ayan, sa 1.95. And sa daily chart,
still bearish. So bakit? Lower high, no? Okay, so lower high. Then, sa RSI is lower high din. Kaya sa bearish yan guys, bearish. Ayan, tapos kay MACD, so bearish din, crossover. Ayan, so next natin is ACEX. ACEX. Okay. Masilipin natin to sa monthly chart ulit para safe tayo. So, base po dito, guys. Okay, so, grabe yung andito. Diba? Okay, from here, sa ituktok, 42 pesos halos ano. Nung March, tapos binuhusan guys, nung binuhusan. From here, tapos hanggang dito. So, halos negative 80% kung bumili ka nung ano ba ito? Ayan. Nung January. So, grabe guys yung buhusan. Ano? Negative 80%. So, sa part po na to, pag sinilip natin yung possible is mahit pa to guys yung ating trendline dito. Ano? Which is malapit po sa 7.3. Okay, so bakit dyan? We have 3 touches dito. No? 1, 2, and 3. So, 2018 yung una. Tapos yung pangalawa, 2019. And yung pangatlo is 2020. Then, syempre, meron tayong confluence sa ating horizontal support. Which is malapit nga po dun, ano? So, 7.3 to 7.4 pesos. And kung sisilipin natin yan, still bearish guys. So, we have here lower low sa ating histogram sa monthly chart. And sa ating weekly chart guys, pagka sinilip natin to, oversold na siya rito, no? Pero, diba? Pero, there's a possibility pa rin na malaglag dito yan guys. Saan? Sa 7.3 something. Okay? So dito po sa area na to. Diyan. And pagka sinilip natin si daily chart. So si daily chart is oversold na rin. So let's see ano. Ayan. Pero mas safe nga dun guys. Dito sa part po na to. Ayan. So next natin is OR. Okay, OR. Then punta tayo sa monthly chart. So dito sa monthly chart, kung sisilipin natin yan, nag-bounce na po siya rito sa monthly chart, ano? Sa support niya, which is malapit po sa 0.68. And kung sisilipin natin to, still bearish. Okay. So, sa weekly chart. So, possible naman siya mag-rally. Ayan, kasi nag-ano siya rito eh. Nag-stop siya rito sa may support, ano? And if ever nga na mag-rally guys, ang possible target natin for OR is eto. 0.77 to 0.78. So, bakit dyan? Kasi meron tayong confluence sa ating trend line. So we have here 1, 2, 3, and 4 touches. And syempre meron tayong confluence sa ating horizontal resistance, which is malapit po dito sa 0.78. Dito guys. Okay. Ayan. So possible ano, na play for OR. Ayan, so same lang. 'Di ba? Ayun no. So if ever na siya ay magra-rally, so dun nga guys. 0.77 to 0.78.
And kung papansin natin is meron ditong parang resistance. Okay, sa gawin na to, no, sa 0.72. So tingnan natin kung makakaano diyan. Makakawala. Next. So next natin is ito si nickel. So for nickel, okay, silipin muna natin yung sa monthly chart. So dito kasi sa monthly chart, wait lang. Ayan. So sa monthly chart is meron tayong nakitang bearish divergence eh, kaya talagang bumagsak yung price niya na si nickel. So catalyst na lang yung mga ano, yung mga news. So from here kasi sa price action, we have high tapos higher high. And sa ating mga indicators or sa indicator natin kay RSI, no, flat siya, no? Diba? So in short, bearish divergence, guys. And kung papansinin po natin, if ever, no, na ito nga po ay magiging trendline kasi 2 touches pa lang naman, kaya still ano pa naman yan, hindi pa valid eh, pero possible na maging trendline to, guys, ano. So from here 2020, next is 2022, and possible, guys, dito, no. So bakit dyan? Kasi based po dito sa monthly chart, ang pinakamalapit na strong support natin is malapit po dun. Okay. So dito, guys, sa 6.1 to 6 pesos, ano. So silipin natin sa weekly chart. Okay, pag sinilip natin yung sa weekly chart, okay, possible, since still ano tayo, ano, lower high dito, guys. High, lower high, lower high. Ayan. So sana mag-hold dyan. And syempre, ma-hit yun, ano, eto. Dyan. So tingnan natin. Tapos sa daily chart, let's see. Ayan. Pero still bearish pa rin yun. Bakit? Lower high pa rin, ah. High, lower high, lower high. Lower high pa rin. Diba? Ayan. Kaya mas safe dun. Ayan. Next is, and last pala, FNI. FNI. So for this one, okay, silipin muna natin sa monthly chart. So sa monthly chart, kung papansinin natin, parehas ni nickel. Ayan, so meron tayong nakitang bearish divergence, ano. So price action, higher high, tapos dito naman sa RSI, lower high. So this is bearish divergence. And kung papansinin po natin sa monthly chart, ang pinakamalapit na strong support is nasa 1.95, guys. Saan yun? Dito. Ayan, sa part po na to. Okay. So masya po ay wala pa sa ano, support. And kaya medyo maghintay muna tayo. And pagka sinilip natin to, guys, ito yung medyo nakakatakot. Okay, so di pa siya nagko-crossover, guys. Malapit pa lang, no? Si MACD. So nagko-converge pa lang, eh. Yan, so medyo nakakatakot yun. Then sa weekly chart, ayan, pagka sinilip natin yan, medyo nag-hold dito. Okay, kasi support din to, eh. Ayan, pero hindi visible sa ano, no? Sa monthly chart. Ayan. So dito, guys, okay, tingnan natin kung mag-hold malapit dito sa 2.25
25. So tignan natin kung mag-hold dyan, ano? And kung siya ay magra-rally. So I think hanggang dito. Ayan, sa 2.45. Dito. Dyan. Okay. Then sa daily chart, still bearish. If ever po na hindi mag-hold at hindi magbabounce, possible ano na tayo. Ito na ang next stopover natin. So, dyan. So, salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye.